Ayan po. Ay sa ating mga kabaliyan dito sa Malasiki, Pangasinan. Ito po yung lot for sale po natin na subdivided na matatagpuan sa Barangay Pulong Norte, Malasiki, Pangasinan. So ipakita ko lang po yung kanyang lot plan. Ito po yung lot plan. Updated po ito. Ang mga may yellow dot, taken na po yan, nakuha na po yan. Marami pa naman pong mga available. I-zoom in lang po natin. Tsaka dito sa gilid po, meron po tayong legend. Yung harap, 2,800 per square meter po yung pinakabandang harap po. Yung second and third, 2,500 per square meter po. Fourth and fifth, meron tayong 2,200 per square meter. At yung ating sixth row ay 2,000 per square meter po. I-zoom in lang natin. So meron tayong mga 250 na available cut. So malaki-laki na rin po yan. Dito sa bandang gilid, meron pong isang corner lot na 250. Tapos may isang 200 na corner. 208, 166, 267. Yan. 240, 150, 200, 139. Yun po yung mga corner lot po natin. So para magkaroon po kayo ng idea kung saan po itong lugar na ito, ito po yung ating satellite image. Ito po yung ano natin, aerial view po natin sa taas. Ayan. Kung papansinin po ninyo, yung pinaka landmark po natin dito, yung Pulong Norte Barangay Hall, pero mas malapit po siya sa elementary school. Ito po siya, yung elementary school. Lagyan ko po ng mark. Ayan po, yung binilugan ko po, yan po yung elementary school po. Yan. Ito po yung elementary school, itong binibilugan ko po. Yan. Pag nasa site po kayo, ilang hakbang lang o ilang step lang nasa highway na po kayo. So kung dito kayo mag-umpisa, dito po, kung halimbawa nandito po kayo, walking distance lang po yung highway. Yan. Tapos ito po yung mga available cut po natin dito po sa mga area po na to. Ayan po. Kung papansinin nyo po yung area, palayan po siya. Yes po, totoo po, palayan po siya sa ngayon. Ayan. May video po tayo para mas makita nyo po yung kung ano ba yung kanyang itsura. Pag nasa bungad ka po, ito po siya. Diyan po yung entrance po natin. Ayan. Papuntang Malasiki po yan, yung pinapakita po. Ito po
po yung isang video po natin. Yan, kung papansinin po ninyo, mayroon po siyang tanim ngayon. Nakiusap kasi yung may-ari na patapusin muna itong rice cropping season kasi sayang naman daw. Tapos kung papansinin po ninyo, doon sa bandang gilid po ay meron na siyang bakod. Yan. Tsaka pantay na po yung lupa. Ito po siya ngayon, yung pinakita ko pong mga palay noon na maliliit. Maliit pa, ngayon po ay malaki na. Malaki na siya. Kuha lang po ito ngayong buwan ng August 2023 po. Yan. Iumpisa na pong tinatanggal yung mga punong kahoy po. Once na natanggal na po yan, mas lalong gaganda po yung lugar. Ulitin po natin. Dumako naman tayo kung paano yung kanyang computation. So unang-una, ang unang process po. Meron siyempre kung talagang interesado yung buyer, unang gagawin niya, titingnan niya muna yung area, yung kung saan location, kung ano ba yung itsura. Then halimbawa nakapag-decide na siya, gusto niyang kumuha, meron tayong tinatawag na reservation fee. So 5,000 lang po yung reservation ko dito, which is deductible naman po yan doon sa ating down payment. So magkano naman po yung down payment natin? 20% lang po yung down payment natin mula doon sa ating TCP or total contract price. So ang example po natin dito ay yung 166 square meter po. Corner lot po yun. Then kapag ang corner, yung kanyang nasa legend ay 2,800 po kasi medyo bandang harapan po siya. So, kunwari 166 square meter yung kanyang lot area by 2,800 per square meter. So, 464,800 yung kanyang total contract price. Then, mayroon po tayong reservation na 5,000. Deductible na po yan. So, ang ating next is yung down payment na 20%. So 20% yung kanyang DP times 0.20%. So 92,960 yung kanyang 20% less yung 5,000 na reservation fee. So magiging 87,960 na lang yung down payment mo. Okay, ano ang next natin? Yung down payment, ililess naman yan sa ating TCP, total contract price. Ayan. Iless po natin yung down payment na 20% doon sa ating TCP. So, 87,960. So, magiging 376,840 na lang yung natitirang balance, which is 80% po yan. So payable po siya within 2 to 3 years. Yan, kung gusto mong 1 year lang, so tignan natin. So divide 12 months, magiging 31,403 yung iyong monthly kung kukunin mo siya ng isang taon. Paano pag gusto mong 2 taon? Ayan, 15,701 pag 2 taon, 24 months. Paano naman pag 3 taon? 10,467
ang kanyang monthly pag kinuha mo siya ng 3 years or 36 months. So, ganun lamang po kasimple yung ating computation po. So, kung halimbawa interesado ka po na kumuha ng ating residential lot, maaari ka pong mag private message or direct message o tumawag po sa aking number. Yan. Then, kung gusto, kung may referral ka naman, maaaring magbigay ka po ng referral at welcome na welcome po. Dahil hindi ka lang magbibigay, kundi magkaka, syempre mayroon din ka pong commission. At least meron tayong commission, no? Okay, maraming salamat po.